mga kabaon, katubero. Eto, tanghalian na. Kakain muna kami. Sinigang na baboy. Ayos inda. Sa ayon po, nagpapagawa. Tara, mga boss, kain muna tayo. Bago natin ito yung ating pinatawa. Ayun yung kapatid ko, si Ramon. Mga boss, mga kabaon, katubero, mag-istila po ulit tayo ng isang electric motor pump na kung saan ito po ay Abiba na 1.5 horsepower. Sabi ko po sa kanila na 1 horsepower lang pwede na, dahil kung nakaubusan daw po sila ng 1 horsepower, kinuha na rin po nila yung 1.5. Dito po pinaiistila po ng may-ari. Diyan po natin ilalagay na kung saan papagapag po tayo rito ng ating PVC pipe o yung ating suction pipe, na kung saan po natin iistila yung inistila na rin po natin dati ito. Ngayon gusto po niya makisuso o makisawsaw din po sa makikigamit na rin po dun sa ating binauna shallowell. Tayo rin po ang pangunyan. Ngayon, ito po ang kanyang mga materyales na kung saan PVC pipe 2 inches diameter po ang ating gagawing pressure tank. Diyan po natin iistila. Tara, install na natin ang ating electric motor pump. Setup na natin to. Ito mga kabaon, katubero. Kaya po kailangan maghagin po muna namin ng bato pa spike. Yan po mga kabaon, katubero, inigaling po namin para po din po makita. Ngayon, sininsip po namin o sinipinggan po namin ang kanyang dadaanan dahil nagpaparada po siya ng kotse niya rito sa kanyang bahay. And then, pinalusot po namin dun sa kanyang drain. Hindi na daw po niya nagagamit yung drain na to sa ilalim ng PVC. Kung saan, inilusot po namin dito ang kanyang suction. Ito po yung kanyang suction. Inilusot po namin dyan sa kanyang downspout drain. Kung saan ang kanyang hole ay 1 inch diameter. Kaya kailangan natin lang konting PVC cement para iwas lakas. And next natin itong kanyang nipple na 3x3. Nalagalagyan po niya ng
ating PVC na gagawin pressure tank. Hindi naman po siya water tank, pressure tank. Para po maiyakan niya sa segment po. At maging malakas. Para po po power spray. Kung meron siyang pressurized tank. Kaya niya itulak ang tubig hanggang taas. Dito sa babaw. Ayaw P na 3/4 GI. Dahil dito po natin lalagay yung sa ibabaw nito yung kanyang pressure switch and pressure hills. At next sa ibabaw ang 3/4. Yan na, lagyan po din natin ng ating PVC cement dito po sa ibabaw. At next po din natin ang ating T na 3/4. Natatanong ko ito. Gano'n ako. Then sa ibabaw po nito ang ating GI plug o bedded plug na 3/4. Kung saan dito po tayo nagpapasalubong ng tubig. Ating pressure switch. Thank you.
kesehatan. Then, ito yung ating pinagiging device na toddling. Kesa po kumamagpapit tayo ng puso dito. Wala po po. Ngayon, kaya lang po tayo gumamit ng GI dito. Dahil po sa ating pressure switch at pressure plates. Almost done na po ang ating electric motor pump. Ngayon, ihigit na lang po natin silang lahat. Ang ating mga fakings na pinagdalagay. Bagus. Baba ko yung katubero. Kung mapapansin mo, kami ay may dalawang yellow color ng ating wire at isang white color sa ating po electric motor pump na kung saan ang kanya po current o supply ay ito blue at brown. Ngayon po magawa po ako ng color blue para po makapagod po natin ang ating ground o ating earth na kung saan ito po ating ground ay protection po sa mga tulog at tignan para po tayo ay tamaan. Ngayon po, mga kapakong kapagero, kaya nga po kanina, naglagay po tayo ng color sa white, kung saan ito yung ginawa natin crown. Yellow, ito yung hanging supply at yellow dito. Dun sa blue and brown. Ito pong yellow na to, kahit kung magkabaliktad siya, walang problema. Ang pakaisipin na po natin ito, ating crown, kung saan ito yung ating protection sa kulog at iglat para hindi daw po tamaan ang ating mga electrical wiring. Ngayon, ito po ang ating pressure switch, kung saan apat po yung tornilyo. 1, 2, 3, 4. Kung saan ang ating electric motor pump dito po natin ilalagay sa 2 and 3. Pause na. Ito po mga kabaon. Ito po yung ating dalawang yellow. Kahit po dito ko po siya ilagay, sabi nga po, kahit po magkabaliktad, kahit dito, importante po sa 2 and 3 natin mailalagay yung ating wire at ating electric motor pump. Yan, dito po sa 2 and 3 yung ating yellow. Ngayon, kung mapapansin nyo naman po, ito po yung ating tinandaan na ground. Ito yung white color. Kung mapapansin nyo, may signage po ng ground dito po sa tornilyo na to. Dalawang po yung tornilyo na to. Ito po yung isa. Tinanggal po na. Kaya dito po natin ilalagay yung ating ground o yung earth na tinatawag natin dito sa ating pressure switch. Yan. Yan. Done na po yung ating connection po ng pressure switch. Ito naman po 1 and 4. Doon po sa ating supply ng electrical current. Ito yung supply niya. Mamaya po natin nakakarin. Ayan na mga kapakot, katubero, tumutulo na yung ating
electric motor pump. Ayan, ayos na. Se-setup na lang natin ngayon yung ating EBC pipe, 2 inches diameter, na kung saan ito ang gagawin natin pressure tank. Mga kabaon, katubero, ito, tanghalian na, pakain mo kami. Sinigang na baboy, isin na. Nagpapagawa. Tara, mga boss, kain muna tayo. Bago natin ito yung ating pinagawa. Mga kabaon, katubero, ito yung ating binaong shallowin kung saan naglagay tayo ng T na GI na 2x3/4 kung saan ito po yung isang papunta po sa isang electric motor pump. And then dito naman po ang bushing na 2x1 at ito nga po yung ating improvised na in and out na coupling PVC na kung saan naglagay po tayo ng suction pipe o straw dito sa ilalim nito. Ngayon dito naman po kukuha yung isang electric motor pump, jet pump. Ngayon muna ko lang po muna tong isang nakati na ayun, sinod po namin doon sa PVC na yun sa kanyang downspot papunta po sa kanyang electric motor pump. Yun, yan po ang naging ating setup kung saan naglagay po tayo ng check valve dito at yun patente sa kanyang suction. And then yan po, andito po yung ating pressure switch at pressure gauge na kung saan naglagay po tayo ng ball valve. Medyo mura po kasi itong ball valve na to, kaya ito na lang po ang aming nilagay. Just in case po na masira, may patente naman po siya rito tsaka po dun sa kabila. Threaded naman po itong ating ball valve. And then ayun po yung ating PVC na ginawang pressure tank para po maging pressurized. At isinulok po natin dito sa sulok na to. Ayun, sa pader. Ayun ang ibabaw. Naka-end cap po siya ron. Yan. Medyo gipit. Kaya medyo matagal-tagal natin sinetap to mga kabaon, katubero. And then, mula po dun sa ating ball valve, inelbo po natin papunta po dito sa kanyang water line ng kanyang bahay at naglagay po tayo ng tiko saan may poset po siya rito sa labas. Yan po, sana po magustuhan nyo at may natutunan kayo sa ating lingkod na si Bacolod Pozo Tubero. Switch on! Ano po mga kapahol katubero? Tumutulo na yung ating electric motor pump, maandar na yung kanyang faucet. Yan po. Hindi, sasarap po ngayon yung ating faucet. Lakas! Ayun! Ang pressure niya ay 40 PSI. Yan po, nag-automatic na. Ngayon, bubuksan ko po ang kanyang faucet. Ito po yun. Nasa may hose niya. Yan. Ang lakas, oh. Ang lakas ng tubig. Oh. And then sasarap po ngayon yung kanyang faucet. Ayun. Oras na buksan nyo po yung giripo, 5 seconds aandar siya. Ayun. Pag sinarap po yung kanyang giripo o yung faucet niya, mag-automatic po yung ating electric motor pump. Yan po yung naging aming sequence ng installation of electric motor pump with pressurized tank na 2 inches diameter PVC. Mga boss, yan po yung
isang electric motor pump na kung saan inakyat po namin dito sa second floor. Ayan. At doon po yung siya po yung naka-suction pipe o yung naka-stroke. Pinakyat po dito ng may-ari dito sa second floor. Ayan po. Nagpalagay din po siya ng PVC pressure tank. Ayan. Dahil dito daw po siya nakatira sa second floor. Wala daw po siyang space dun sa ilalim o sa baba. Kaya dito po pinalagay sa second floor. Yan po yung ating naka-straw o yung naka-sanction pipe. And then ito po, naglagay po kami rito ng push button switch. Switch on. Yan. Yun. Yan mga kabaon, katubero. Ito na yung tubig ng ating shallow well na binaon, kung saan isang shallow well, dalawang motor pump ang ating ikinabit. Wala siyang poso, puro dalawang Abiba 1.5 horsepower. Ito, naglagay po kami ng ball valve dito. Isasara po natin. Yun, tingnan po natin kung ano yung kanyang magiging pressure. Almost 35 ang pressure nito. Then buksan po natin uli yung ating ball valve. Lakas. Okay na. Pakap na, pakap. Matagal din siya magkarga. Mataas eh. Yup. Pakap na, boss. Okay na. Okay, ligpitan na. Yan po niya gagamitin.